Shout out kay Maxel Ranyin. Ito na po yung request nyo. Sa ating panibagong tutorial ngayong araw na to. So, bali matagal tayong hindi nakabalik sa pag-tutorial, sa paggawa ng tutorial kay Foodpanda. Kaya today mga guys ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-recover yung Roadrunner account kay Foodpanda. Kadalasan kasi ngayon mga guys ay madalas at halos lahat ata ng mga bagong aplikante na nag-a-apply kay Foodpanda kapag binigyan ng access ay hindi mabuksan yung username tsaka password. At ang masama pa niyan is hindi rin gumagana itong forgot password. So itong request a new password, try natin mag-request ha. Pag pinindot mong ganyan, new password has been sent via SMS. Pero ang nangyayari, walang nare-receive na password yung cellphone number mo. So, ewan ko ba kung bakit ganito yung system ni Foodpanda, hindi nila maayos-ayos. So, bali yung last na tutorial ko kung paano i-recover yung account ng Roadrunner ay hindi na gumagana ngayon mga kuis kasi hindi na nagre-respond yung messenger, yung Facebook page ni Foodpanda sa pag-recover ng Roadrunner gamit yung Facebook page. Kaya ngayon mga kuis ay ito na yung pinaka-latest na paraan kung paano nga ba i-recover yung Roadrunner account. So, ngayon mga kuis, punta lang kayo dito sa may email nyo. So, ito. Gmail account ko to ha mga kuis. Naka-open na ako. So, ang unang gagawin mo lang mga kuis ay pindutin mo lang itong compose. Gagawa ka lang ng bagong email. So, yan. So, bago ko nga pala simulan to mga kuis ay kung matulungan ka man sana ng video na to, ay huwag mo nang kalimutang pindutin yung red button sa aking YouTube channel. Yun lang mga kuis. So, ito na. So, tatype natin dito. Rider at sign pala to. Rider at sign foodpanda.ph. So, check nyo mabuti mga kuis. Dapat dyan kayo magsesend. So, okay na yon. So, subject. Ang ilalagay nyo lang dito is pwedeng Tagalog dito. O kaya English. So, ang ilalagay ko na lang is English na lang natin. I can't open my Foodpanda Roadrunner account. So, ganun din sa may bandang baba. Copy na lang natin to. Copy. Paste ko na lang din dito sa may bandang baba. So, yan. Ganyan lang mga kuis. Wala ka ng ibang ilalagay dyan. Tapos, pinutin mo na i-send. So, siguraduhin mong nag-send yun mga kuis ha. Punta tayo sa outbox para ma-check kung nag-send talaga. So, bali walang laman yung outbox. Check natin sa send items. So, yun. Nag-send. So, yun mga kuis. Antayin lang natin yung email. So, ang oras ngayon is 4:05 PM. Ayun, may nag-reply agad. Itong Philippines, nakalagay, Dear Allen Mar, yung pangalan mo, we would like to acknowledge that we have received your request and a ticket has been created. A support representative will reviewing your request and will send you a personal response within 24 hours. So yan mga kuis, antayin lang natin yan. Wala tayong kailangan gawin dyan mga kuis. Wala tayong ibang gagawin kundi hintayin yung magiging email. So, time check, 4:06 PM. I-update ko ulit kayo mga kuis kung sakali mang may bagong email na instruction na ipapagawa sa Foodpanda. Bali kung mapapansin nyo pala mga kuis ay hindi na ako naglalagay ng at delivery.ph or at deliveryhero.ph or at deliveryhero.com kasi pwede rin namang number lang. Make sure lang na tama yung number nyo. Magsisimula kayo sa +639 tapos yung contact number nyo na. Ganun lang kadali. Ganun yung ginagawa ko mga kuis. Lalo na kasi kay Foodpanda, iba-iba tayo ng email. Hindi iisa. Meron yung may plus sign sa una tapos at deliveryhero.ph. Meron naman yung iba at deliveryhero.com. Magkakaiba kasi tayo. Pati yung sa inyo mga kuis, i-check nyo din baka baka ganun din, baka iba rin. So, I recommend na number na lang ang ilagay nyo. +639 tapos contact number. So, yan mga kuis na.
May email na si rider support. So bali ito siya yung Lawrence. So iba-iba kasi ng rider support yan. Pero check nyo na lang. Basta ganito ang laman yan mga kuys. Pag inopen nyo is ganito. Oh, hi mister, yung pangalan mo. Thanks for contacting us and sorry for the inconvenience. For security concerns, we have to verify your identification first. Please provide us with the following. So bali may apat siyang nire-required dito mga kuys. Yung una is yung screenshot of your phone's contact number. Pangalawa is 2 valid IDs. Pangatlo, a selfie of you with the valid ID. At yung last, pirma daw sa papel. So gawin natin yan mga kuys. So yun mga kuys, update lang ano. So bali nakapagpa-picture na ako. A screenshot of your phone's contact number, nagawa ko na yan. 2 valid IDs, napicturean ko na rin yung 2 valid IDs ko. A selfie of you with the valid ID. So nag-selfie na rin ako, hawak-hawak ko yung dalawang valid ID. At yung pinakalas is a signature on paper. So kapag nagawa mo na yan, punta ka lang dito sa may pinakababa. May kita mo itong reply. Pinutin mo lang yung reply. Tapos i-attach mo lang ito. Itong parang attach dito sa may taas. Pinutin mo lang yan. Attach file. Saka mo i-attach yung mga ginawa mo. So ito yung sa akin. Hindi ko na ilalakihan mga kuys ha. Isa, attach ulit. Yun yung contact number ko. Dalawa, ito yung pirma. Ito yung selfie ko. Nahawak yung ID. Tapos yung picture ng dalawang ID. So yan, bali apat yan. Ire-reply mo lang siya. Tapos i-click mo yung send. Sending. Send na kaya yun. Ayan sa may baba. Yan na yung mga inattach nating mga pictures. So time check tayo mga kuys. 4:21 PM. So i-update ko ulit kayo kapag may bagong email si rider support. At ipapakita ko ulit sa inyo yung process mga kuys. So gaya nito mga kuys. Hindi pala nag-send to. May nakalagay 1 unsent in outbox. Punta ka lang sa outbox. I-check mo yan kung na-send nga talaga yung email mo. So kapag hindi, gaya nito, pag nasa outbox pa, refresh mo lang kung sana magse-send yan. Meron kasi yung mga marunong naman gumawa nito, pero hindi nila alam na hindi pala nagse-send yung email nila. So i-check nyo yan mga kuys, make sure na nag-send yung email nyo o yung reply nyo sa rider support. So yun mga kuys, nag-send na. Antay na lang ulit natin yung reply niya. Punta ulit tayo dito sa may primary. So yan. Bali na-send na natin yung mga hinihingi. So time check 4:23 PM. I-update ko ulit kayo kapag may reply na si rider support. Refresh lang natin hanggang mayroon reply. So update lang mga kuys, bali 4:30 na. Bali wala pa ring reply yung rider support. So habang nag-aantay ng reply at nagpapatila ng ulan, bali ito nga pala itsura ko dito mga kuys. Yan ang itsura ko ngayon mga kuys habang gumagawa ng tutorial kung paano i-recover yung account. Buhay delivery rider, lakas ng ulan. Date mga kuys, 4:37 PM, may reply na yung rider support sa wakas. So eto siya. So open na natin mga kuys kung ano yung laman. So yun, eto na yung panibagong email address ko mga kuys at temporary password. So kung makikita nyo mga kuys, may plus sign sa umpisa, tapos number, at deliveryhero.ph yung sa akin. Pero wag nyong gagayahin yung dulo nito mga kuys ha, kasi magkakaiba tayo. Meron yung at deliveryhero.com at mayroon din yung at delivery.ph lang. Meron din yung walang plus sign sa umpisa.
iba-iba tayo ng email. Kaya nga sabi ko kanina is, kung gusto nyo, gamitin nyo na lang +9639 tapos yung contact number nyo. So, yun lang mga boys. So, ngayon, itatry natin kung gagana to. Ilagin natin, syempre. Copy. Paste natin dito. Ito yung email ko. At syempre, lagyan natin ang plus sign dito. Para gayang-gaya yung nasa email. Mahalaga yan mga kuys ha. Kung may plus sign, dapat may plus sign yung ilalagay nyo. Kung walang plus sign, dapat wala rin plus sign. Kasi napakahalaga nyan. Pati itong at delivery hero. Kung .ph, dapat .ph. .ph din ang ilagay mo. Kung .com, dapat .com. So, ang temporary password daw natin is foodpanda123 tapos yung tandang pananong ba yan? ay, tandang Gustav, tandang pagalit. Kung ano tawag dyan. So, ito yung password daw natin. Foodpanda, ano yan? 1, 2, 3, tapos yung ganun. 1, 2, 3. Ganyan. Ayun. So, bali yung in-email sa atin is big letter yung F. Sa pinaka-umpisa yung Foodpanda. Bali case sensitive kasi ang password mga kuys. Kaya kung yung in-email sa inyo ay big letter yung F, dapat gayahin nyo. So, yan. Parehas na. So, pindutin na natin yung sign in. Tignan natin kung gagana. Sign in. Ayun. Pumasok na mga kuys. Yan, nakalagin na tayo. Ganun lang kadali i-recover yung account. So, quick tip din pala mga kuys, ano. Bale, mahalaga na huwag nyong ipapaalam yung mga contact number nyo, yung registered contact number sa may, yung nakaregister sa Roadrunner account nyo. Lalo na kapag may mga vendor na nagpapalagbook, kinukuha yung contact details. Kasi nga mga kuys, contact number lang is pwede nang masabotage yung account nyo. So, gaya nga ng sabi ko, log out natin ha. Dito kasi sa may forgot password, kapag pinindot mo yung request new password, eh magse-send, ay, kapag pinindot mo yung request new password, ang nangyayari kasi dyan is nag-change password yung account mo sa database. Pero, ang nagiging problema is hindi mo marireceive via text yung new password. Kaya mahalaga na huwag mong ipapaalam kanino man yung contact number na nakaregister sa Roadrunner account mo kasi pwedeng masabotage. So, try natin. Back ulit natin, ha? So, for example, ito. Tanggalin ko yung @deliveryhero.ph. Kunyari, number lang. So, yan. Pwede nang i-forgot password dyan ng ano, ng rider din na magsasabotahe sa account mo. May mga rider kasing ganyan talaga, gusto sila lang magdi-deliver para hindi mo mabuksan yung account mo, para masolo nila yung mga booking. Pwede mong i-forgot password kahit yung contact number lang. So bago ko i-forgot password mga kuys, ay ipapakita ko rin sa inyo na gagana to. Pwedeng mag-login kahit walang @deliveryhero.ph o .com sa dulo. So login ulit natin ha. So yung password natin is foodpanda123. So ganyan yung sinend. So itatry ko mag-login mga kuys ha. O number lang yan kung makikita nyo. Sign in. Aba, pinahiya pa ata ako. Ayaw mag-login. Ayun. O, diba mga kuys? So, yun din. Pwede rin contact number lang ang gamitin nyo. Huwag nyo nang lagyan ng parang at delivery hero na email, bla 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 na yan. So, sana nakatulong tong video na to mga kuys. At sana ay matulungan nyo rin akong maabot yung 10,000 subscribers ngayong 2023. So, yun lang mga kuys. Maraming salamat sa panonood and Happy New Year!